Ayan. Hello mga kasikret. Nandito ulit tayo sa ating page para mag-demo ng isang bonsai. So para sa mga beginner na katulad ko, no, nagtitingin-tingin din ako sa mga YouTube kung paano gumawa ng bonsai. Ito medyo matagal ko nang ginagawa kasi ang paggawa ng bonsai talaga ay medyo matagal. Talagang kailangan ng panahon. Dati itong straight, no? Tapos ginawa ko siyang V-shape dito para medyo magkaroon ng forma. So dadagdagan natin uli yung forma. Medyo gusto ko hanggang ilalim yung kanyang pagkahiga. No? So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng simpleng bonsai. No? Hindi pa naka-wiring to. Inuuna ko muna yung kanyang katawan, yung design niya bago yung wiring. Pero nakaporma na siya. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gagawin yung higa siya pa lalo. Gusto ko kasi medyo nakahiga siya ng ilalim. No? Gagawa tayo ng V-shape dito. Ng bonsai talagang ano lang tiis-tiis tsaka matagalan. Ito ginawa ko to matagal na, mga 3 months na yan. Gagawin nating V-shape para sumugsog paibaba. Guys. Sugat ako. Konti lang naman. Guys, ha, kitang-kita nyo, V-shape na siya. So, tatanggalan muna natin siya ng mga lambre. Yung support niya dati, tanggalin natin. Yan mga kasikret, ito yung sikreto para gawing event yung kanyang katawan. No? Ito, naka-V-shape na siya. Actually, gusto ko sanang dalawang V-shape, kaya lang, para hindi siya masyadong mag-adjust, ito muna uli. After 3 months, dito uli tayo. So, ganun ang paggagawa ng bonsai, hindi mabilisan. Talagang kailangan ng panahon. So, para magdikit siya dito, no? Ibibend siya ng dahan-dahan, dapat yung hindi napuputo, no? So guys, oh, nakakatakot mag-bend, baka maputol, kaya kailan dahan-dahan. Kaya mahal ang bonsai, talagang matagal bago siya matapos. Kasi pag binenta to, hindi bababa sa 10,000 pag ganito klaseng bonsai pag ito ay natapos na. Lagyan natin ng support.
plano hindi napuputol. Pag naputol, yari tayo. Dapat yung katawan na niyang naputol magdidikit para parang sugat na ano. And guys, nagdikit na siya. Ang kasikret, ha? Nagdikit na yung katawan niya sa ginawa nating V-shape. So, parang sugat yan. Kailangan maghilo, magdikit. No? So, ang pagdikit natin, lalagyan natin ng aluminum foil. Kailangan, mga kasikret, hindi nababasa yan. Talagang kailangan tuyong-tuyo. Tuyo natin yung hindi talaga siyang bababasa. So, babalutan natin ng aluminum foil yan. Katulad nito, ginawa ko ganito din. So, para sure, dadamihan natin ng aluminum foil para talagang maghilom. Nakikita natin after 3 months, maghihilom niya, magdidikit yung kanyang katawan. Yan. Tapos, lalagyan natin ng tape. Scotch tape para talagang balot na balot. Hindi papasok yung tubig. Ganyan lang yung paggagawa ng bonsai. Yung gusto mo ng medyo arty, hindi lahat ng bonsai ay puno itsura. May mga ganyan din na style. Kung ano yung nasa imagination mo. Ito, doon naman tayo sa wiring para makita nyo yung ano. Huwag lang madalian. Siguro taon ang inaabot nito bago talagang makita natin yung ganda niya. And mga kasikret, ito na yung ating finished product. Yan na yung napakagandang bonsai idea. So, ang mangyayari niyan, tataas yung mga ano niya, dahon, kasi nga nakasubsob siya, tataas pa rin siya. Kaya lang para mag-concentrate siya sa paggagaling ng kanyang sugat, putulin natin yung kanyang mga dahon. Ayan, kalbo na siya. Ayan, mga kasikret, kalbo na siya. So, ayan, ang gagawin niya niyan, dito siya magko-concentrate, hindi sa mga dahon. So, i-like nyo o subscribe niyo ako sa aking YouTube account para sa mga susunod na panahon, makikita nyo kung paano lalaki o gaganda ito. Kasi ang balak ko dito, iba-ibang klase ng bulaklak, colorful bonggavilya, ang ilalagay natin dito. May pink, may white, may yellow, no? So, see you mga kasikret para sa susunod pang mga videos.